Welcome at good day sa ating mga lords dyan. Yan. Welcome sa ating humble channel. At kung bago ka lang at napadaan sa ating channel, please do subscribe and hit yung notification bell na katabi niyan para ma-notify kayo. Excuse yan. Para ma-notify kayo sa mga features video na i-upload pa natin. So, mas okay updated tayo sa mga videos. For example, yung claiming ng SLP, may mga nag-ask pa rin sa akin do sa previous upload natin. So, always check yung date uploaded kasi hindi na po updated yung Ronin to MetaMask to Binance sa pag-claim ng SLP dahil meron na tayong RON network na pwedeng direct from Ronin to Binance. So, yan. Always check lang guys yung date uploaded. Then, ayan. So, ano nga ba yung video na gagawin natin ngayon? So, mga ABP user, huwag kayong magtampo kasi gumamit muna tayo ng dust terming ngayon at magbibigay tayo ng konting tips or mga basic tips to increase your win rate. So, para sa lahat, hindi lang for ito sa gamit ko. So, basic tips to para sa lahat to increase win rate. Again, hindi ito nagagarantee na magiging successful or 100% yung win rate mo. Again, this is to increase your win rate, to improve yourself in sa game na Axie Infinity. Okay? So, let's go. Okay. So, guys, itong game na to, dito tayo ng konting discussion. So, mga basic tips, yan. So, sa mga nakapanood na ng ating previous video, yan. So, lagi kong sinasabi, unang tip is, kailangan alam niyo yung pagkakasunod-sunod kung sino yung unang third, second, third, fourth, and so on. So, makikita niyo yan dito sa taas, yan. So, sa for newbies, mga beginners, talagang wala pang idea sa game. So, ito guys yung mauuna, siya, tayo. So, ito yung dust termin niya. Tapos, dust termin natin. Bees natin. Bees niya. Plant natin. And yung plant niya ulit. So, again, nagkakaroon lang ng pagkakaiba-iba sa turn. Pagka nagkakaroon ng debuff yung speed down or speed minus. Kaya, always check yung kung sino yung mauuna, no? Bago kayo matap. Then, second is, syempre, yun nga, know your Axie. Kailangan kilala niyo yung Axie. So, napapansin ko lang yung mga newbies ngayon masyado silang nagmamadali na mag-arena kaagad without knowing yung kumbaga yung synergy, yung skill ng Axie nyo, yung kung paano siya gamitin. So masyado silang nagmamadali, tapos ang nagiging effect is bumababa yung MMR. So again, mas okay na mapamiliarize muna kayo dun sa game. So, I suggest mag-adventure muna or watch ng mga new YouTube videos. So, ang ganda nga para sa inyo, mas mabilis nyo ma-improve yung game nyo dahil maraming videos sa YouTube ngayon ng mga gameplay. Unlike nung una, as in talaga, sa akin, sa case ko, talagang true experience ko natutunan yung mga dapat gawin. Until now, yung mga kailangan pa rin tayo improve, nagkaka-error pa rin tayo. Then, going on, yung mga tips natin guys ha. Sorry sa long post kasi kailangan natin i-detail kung bakit kayo yung mga newbies, bakit ang baba nung MMR nyo. So again, for ABP na mga nag-message sa akin, bakit ang baba ng MMR nyo? So analyze nyo muna guys yung sarili nyo, saan kayo nagkakamali, baka masyado kayo nagmamadali. Okay? So then tuloy tayo dito. Kailangan alamin nyo yung parts or skills ng kalaban nyo na meron para ma-analyze nyo guys kung ano ba yung plano niya. So parang ganito yan, ikaw ano lang kung pumaster tapos yung kalaban mo may dalang baril. So syempre sa analyzation mo pa lang, alam mo na ang gagawin ng kalaban mo is bariling ka, samantalang ikaw kung puwan dalang mo, so talo ka, diba? So ganun, doon ka importante na alam mo yon guys. O, ang logic lang nun guys is dapat alam nyo kung ano yung gagawin ng kalaban nyo. So malalaman nyo lang yun kung alam nyo yung skill cards ng kalaban nyo. Number 1, etong plant nya. So may veggie bite, may healing, may aqua stack, and gas and leaf. So ano ibig sabihin yan? So more on, may heal siya, so possible to delay yung game, makapag gain pa ng energy,
makaipon pa ng enough combo yung mga nasa likod. Plus, makapag-inflict siya ng poison. So, basically, ito is delaying the game tsaka mag-gain siya ng energy dahil may aqua stack siya and vegetal bite. So, good thing tayo is wala tayong aqua, dust tayo, hindi siya mag-gain ng energy kahit magka siya ng aqua stack. So, meaning itong aqua stack niya is for defense na lang, hindi niya magagamit yung full potential ng cards. So, number one, alam niyo na may advantage na kayo pagdating dito dahil wala tayong aqua. Then number 2, yung mid lane niya guys is Beast. Ang nakikita niyo may sneak grade siya, target the furthest target, Ivory Stab, single combat and not throw. So, pang burst to, pang kill sa plant, at the same time pwede niyo i-backdoor yung dust termi natin dahil meron siyang sneak grade. So ano ibig sabihin ng guys, etong plant niya magde-delay ng game, magiging ng energy para makaipon ng combo to, at i-aim niya yung dust termi natin. Okay, dahil ang beast natin madali yung ma-eliminate gamit ng 3 cards, kaya yun ang pinaka-aim niyan guys. Ibig sabihin, na-analyze na natin kung ano yung gusto niya mangyari. So ito, pangduluhan yan. So syempre tulong din kasi may mga expansion, tapos may speed minus. Okay, ngayon alam na natin yung, hindi naman alam na alam 100%, pero nagkakaroon ka ng idea kung ano yung gusto niya mangyari. Okay, tuloy natin guys. Tapos tingnan nyo kung ano yung cards na meron kayo sa unang 6 na cards. So again, for newbies, first round is meron kayong 6 na cards parehas. So ano yung sa 6 na cards yung pwede nyong gamitin na mayu-utilize nyo yung bawat Axie na hindi masasayang yung energy. So sa first round yun yung una mong dapat isipin eh. Parang second priority na lang yung makakili, unless bigyan ka ng combo ka agad sa beast. Pero yun yung parang mindset mo na is paano mo mayu-utilize yung mga Axie mo dun sa 6 na cards, sa unang 6 na cards. So dito sa case natin, since meron tayong binigyan tayong spicy surprise pang pang tampal sa labi pang pampatikom so may nakita natin may veggie bite siya, no? So more or less sa ganitong lineup, either mag-enter niyan or umatak lang ng konti or mag veggie bite niya. So since sinuwerte tayo nag-enter siya, ma-ensure natin na yung veggie bite niya wala sa susunod kasi masya-shutdown natin yung mouth niya gamit yung spicy surprise, tapos may gain energy tayo. Kaya yun yung binato natin. Unlike dito, champ, sticky goo. So, anong reason ba din natin yung ginamit yan? So, wala naman yung magiging effect sa plant niya. Magsasayang lang tayo energy. Then for beast, single combat and ivory stab. So, again, single combat is hindi siya mag-critical unless i-combo mo siya sa dalawang card. So, reason again kung ba't din natin siya ginamit is nonsense. Magsa 75 and 70 damage ka lang. So, nonsense, diba? So, ito yung pinaka-best. So, kung wala pa rin tayong binigay na maganda sa plant, pinaka-best is to end turn. So, pasensya na kung medyo matagal yung pagpo-post natin kasi talaga dinidetailed natin yung pag-explain. Again, for second round, nag-enter na ako dito thinking na syempre second round pa lang, medyo less may chance pero less yung chance na makakomplete siya ng combo ka agad sa beast para i-backdoor niya tayo. Pero hindi ko rin alam bakit ginamit niya kaagad to. Siguro umaasa din siya sa mag-critical kasi using these 4 cards, isang sneaky rate, dalawang not throw, tsaka isang ivory stab, hindi makikill yung natin, yung dust termi. So, parang consider as flat din kasi yan. So, hindi yan makikill, may matitira, unless may mag-critical na isa dyan. So, dito, hindi ko alam kung tama or mali, pero syempre prediction ko is hindi pa siya mag-combo. Dahil second round pa lang, possible hindi pa complete talaga yung pang-combo niya. Mas maganda kasi single combat yung kasama, diba? So, siguro pinilit niya rin, hoping na mag-critical. So, advantage is naubos natin yung cards niya.
may natira lang isa, tapos tayo merong lima. O, so wala pala kasi gumamit nito ng poison, so wala. So anong ibig sabihin nito sa point na to? Ang advantage natin dito, since wala pa rin tayong, yan ako lang ngayon, since wala pa rin tayong discard combo, then ang plug niya is 388, yung HP. Then alam natin na wala siyang energy, dalawa lang. Diba, dalawa lang. Parang magiging too late kasi kung iintayin pa natin yung next round para makabuo ng combo sa dito sa may beast natin. So again, always analyze the situation. Hindi palaging ganun. May mga maling prediction. Again, prediction is prediction. Hindi yan 100%. So ang aim natin dito is to kill muna yung plant niya na makaipon pa rin yung dalawa natin nasa likod. Kahit medyo mabawasan yung HP ng plant natin. Kasi 2, ano lang naman siya, 2 energy kung a-attack siya ngayon. Pero less chance na umatak siya. Possible mag-ano siya, mag-ipon ng energy. Okay. So, bakit natin, for Dust Termi or Reptile Termi, bakit ko inuna ang eto? So, kung may Mystic Crush ako, gagamitin yung Mystic Crush. Kaso wala. So pang additional damage sa plant, then champ para ma-stun, magkaroon ng debuff, then allergic para mag-trigger yung additional na damage niya. Okay, champ, stun, may debuff siya, then magiging 162 yung damage natin, then yun yung normal 126, kaya inuna muna natin champ. Plus steel energy tayo, so 1 natira sa kanya, meron siyang 3 sa next round. So again, since may 3 siya sa next round at meron siyang unfinished business. So ito, explain ko lang. Bakit nag-cast ulit ako dito? Kasi hindi mo matatanggal. Since syempre hindi natin alam yung gagawin niya pa, no? Since meron siyang 3 energy, meron din siyang cards. Hindi natin pwedeng, kumbaga, i-relax yung nasa likod. Kasi possible balikan niya unfinished business niya kasi meron niya natira. Possible i-backdoor niya yan para makill niya lang. So kaya nag-cast ako ng pang-defense kahit pa paano. So good thing hindi pa rin niya binactor, pero at least ready pa rin tayo dun sa pwede niyang gawin kasi may sticky goo tayo. Then yun, smooth na smooth yung ano natin, yung beast. Kasi yun nga, nabigyan na rin tayo ng single combat. Plus, nakakuha tayo ng energy dahil dun sa ivory stab. So again, yung first round na akala nyo is dehado na tayo dahil na backdoor niya tayo. Nagawa natin ang paraan dahil na-analyze natin kung saan tayo kukuha ng advantage ulit. So again, hindi palaging gano'n na maibabalik nyo dahil yun nga, didepende pa rin sa draw cards, pero hanggat maaari, ma-maximize nyo yung cards na nasa harapan nyo, kung ano yung best na pwedeng gawin. Hindi pwede yung bato lang ng bato. So for newbies, again, yun yung medyo ano talaga, yung bato na lang ng bato. So dapat alam nyo rin at mapamiliarize kayo sa damage ng mga axe nyo. So for Dust Termi, kinikilala ko pa. Beast ko and plan, yung matagal ko na kasama, lalo yung beast, alam ko yung damage na ibibigay niyan sa kalaban. So yan, nag-cast tayo ng Sticky Goo. Siya pala, nag-cast siya ng Sticky Goo. Okay. Yun guys, nakita nyo, hindi ko kasi mabalik ano, yun ay error ko. Sa sobrang pag-analyze ko, which is okay na rin na nakita niya dito na may mali. Guys, tandaan nyo, kapag ang Axie is may stun na debuff, pag unang attack niya ng kalaban, or ikaw man, kung may stun yung kalaban, unang attack mo, tatagos lay damage. Meaning, dun siya sa HP babawas, hindi sa shield. So, nag-cast pa kasi ako ng dalawang ano doon, ng dalawang, tawag dito, dalawang cards. Hindi ko napansin yung ano, stun. Ang natandaan ko lang kasi is meron tayong speed minus. So hindi ko napansin. Although error siya on my part, pero at least nakita nyo rin na pagka may stun at konti nalang buhay,
tapos third niyo yung kalaban, mas okay wag niyo na i-shield kasi patatagusan lang yan. Meaning, since naka-stun, unang attack niyan is papasok lang yung damage. So, at least, paganda yung business swerte tayo sa beast card, ano? So dito guys, bakit ako nag-all out? Wala naman enough combo. So kung titingnan nyo, alam ko na ang maximum or kayang i-shield na nga is 140-145 ng last turn. At kung i-complete ko yung damage na kayo kaibigay, kakayanin kahit ma-stun. Kasi sure naman i-stun niya yung beast natin. Kahit ma-stun ako gamit yung dalawang not crack na card, pag kinomba mo kasi dalawang not card is mag-ano siya, may extra damage na additional 20%, so magiging ano siya, magiging damage output niyan is 165. So nakita niya na guys, babasagin natin ng Termi yung shield niya, then mamimiss yung isa kasi alam ko i-stun niya tayo, iiwan niya tayo ng champ, Termi champion. So masasayang yung isang 165, pero alam ko yung 165 is enough para mapatay yan. Iiwanan niya tayo ng champ para may stun, pero okay lang kasi natapat, may dalawang nutcrack tayong card. So ayan, bawasan natin yung shield niya. So stun tayo, please. Again, kahit naglast stun siya, panalo na tayo dito. And yun lang naman yung mga basic tips muna na may bibigay natin. Although again guys, disclaimer, hindi ako pro player, hindi ako singgalit ng mga top player. Pero again, ang pagiging top is depende pa rin sa team lineup na gamit mo. So team lineup, syempre, saka yung ano, mga skills. Hindi naman pwedeng magaling ka lang pero ang lineup mo is mahina. So kahit gano'ng kagaling, mahirap talaga umakyat sa high rank na MMR. Ganun guys yung ano, ang concept ng game. So for newbies, huwag kayong magmadali kasi the more na nagmamadali kayo, bababa ng bababa yung MMR nyo. Good thing na para sa inyo, ang daming video sa YouTube na pwede nyo pag-aralan mo ng gameplay. Unlike, kumbaga, nandun talaga yung true experience. Makikilala mo yung Axie mo, laro lang ng laro. So medyo OA man pakinggan, pero kailangan mo talaga kilalanin yung Axie, malaman mo yung output damage niya sa bawat class na aatakihin niya. So kung OA man, hanggat maaari nga, kung gusto niyo isulat niyo yung damage na kaya niyang ibigay para at least makompute niyo, hindi kayo nagkakamali. So yun muna guys yung basic tips natin. Then sa mga nagpapaguide, hindi ko kasi kayo mawa one on one kasi may mga ginagawa din ako, mga lords. So lagi naman ako, or hanggat maaari, tatry ko everyday makapag-upload. Then don't forget to click subscribe and notification bell guys. At saka pa-follow nung FB page natin dyan, Seb. So see you guys on dun sa next tips natin, saka sa next video. So bye-bye.